Hello! Hello! Magandang araw sa inyong lahat dahil kakatapos lang ng ating work from home. Again! Eskinol na naman tayo. Eh, kasi hardgardlacious na tayo. Kailangan natin medyo mag-ayos-ayos ng ating sarili para hindi naman masyadong oily. Uy, hindi to sponsored ah. Baka sabihin nyo, sponsored to ng Eskinol. Ito talaga yung ginagamit ko. Tignan nyo. Kasi yung gusto ko, guys. Vlogger na vlogger, no? Nakukuha talaga niya yung dumi. Na-amaze ako eh. As in, yung mga blackheads ba tawag dito? Comment down below kung ito nga ba yun. Kasi sabi niya, it helps in preventing blackheads. Diba? Mamaya, kwentuhan tayo pagbalik ko. And we're back, mga ka-Eskinol. Ano ba yan tawag dyan? Thank you again for dropping by kung first time mo pa lang. At kung matagal ka na dito, salamat at bumalik ka. Alain mo yun, nandito ka pa rin, ano? Pag-uusapan natin ngayon ay yung aking experience sa first time na pag-akyat sa bundok! Sa Metro Manila dahil nasa lockdown tayo, eh madalas din na pa-throwback-throwback na lang tayo. Yung mga dati nating ginagawa, yung mga dati nating pinupuntahan, ina-enjoy na lang natin sa memories, sa mga photos sa Facebook, sa Instagram, sa lahat ng social media accounts natin kung saan natin pinupost ang mga ito noon. Pero ngayon, gusto kong i-share na rin sa inyo yung first time kong ma-experience na umakyat sa bundok at tawaging hiker. Meron pa silang mga mountaineer, hiker, trekker. Hindi ba pwedeng tawagin mo na lang na namumundok para madali na lang? Ano? Basta, ang alam ko, nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko dun eh. Wala na sa akin kung ano man yung tawag sa akin. Basta alam ko, umakit ako ng bundok para maging masaya. At iwanan ang malungkot na mundo dito sa Kapatagan. Madalas na tinatanong sa mga newbie sa umaakyat, bakit ka nga ba umaakyat ng bundok? May iba-ibang dahilan. Para sa iba, gusto nila ng pahinga. Gusto nila ng something nature, something na sariwang hangin bilang buryong-buryo na sila sa hindi masyadong fresh na hangin dito sa Metro Manila, sa nakaka-stress na trabaho, na gusto nila ng break. Habang yung iba naman, gusto daw nila hanapin yung sarili nila. Meron akong nakausap, wala lang, gusto niya lang ng mga photos. Wala lang, sila yung mga makikita mo madalas, di ba? Merong 100 shots kada lugar. Ewan ko ba ganyan. Isang area lang yun, isang background, pero nakaka 100, hindi naman, yung 100, mga 20 shots naman siguro. Pero ako, kung ako yung tatanungin nung first time ko, kasi nagkayayaan lang kami ni Ate Ange, yung dati kong housemate dun sa dati kong boarding house. Kami yun, yung nag-fall sa category na gusto magpahinga sa nakaka-stress na buhay. Dumating ang Marso, may nakita kaming public post online. Ito yung grupo na tinatawag na Sabit-Sabit Mountaineers. To give you a background about dito sa Sabit-Sabit Mountaineers, kakayayaan lang sila madalas na lumabas, umakyat, mag-beach, gumala. Yun lang sila. Kaya siya Sabit-Sabit kasi kung sino yung gustong sumama, sino yung gustong magyaya, open siya and wala siyang bayad na naiuwi nila para sa sarili nila. Ito ay parang adventure group lamang at hindi ito group na gustong kumita ng pera. Parang for the sake of experience, new friends, new people, and adventure. Ganon. Tapos, si Ate Ange nagkaroon ng problema. Pero syempre, ano bang mas mahalaga? Yung outdoors o yung trabaho? Syempre, yung trabaho. Kasi yun yung nagbibigay sa'yo ng means para makagala ka outdoors. Tama? Relate kaya dyan, no? Pero 2 packs kasi kaming nag-commit na. Ginawa ko, nag-iya ako sa opisina. Nalaman ko, yung isa ko palang office mate, mahilig din magagala. At saka gusto niya rin kasi mag-take a break sa stressful na trabaho sa opisina. To make the story short, nayaya ko si Diz. Yun yung office mate kong maganda, sexy, voluptuous body, tapos mabait at maraming yung ano, marami yung laging pagkain. At chocolate na trail food. Speaking of the group ha, may team leader kami from Sabit-Sabit Mountaineers. Siya yung magli-lead sa amin dito sa mountain na to. Nag-meet kami sa Coastal Mall. Dun kasi dati yung terminal. Coastal Terminal pa yung tawag noon. That's year 2014. I think nasa mga around 10 packs kami. 9 or 10, mga ganyan. Bilang first time ko nga, syempre, malamang ano pa nga bang gamit ko, kundi rubber shoes, yung pantakbo ko lang din, yung fila yon na kulay pink, ayan, yan, yan. Okay naman siya, kaso yun pala guys, kapag ang gamit mo regular shoes lang, bukod sa, syempre, madulas siya,
pag umaakyat ka, lalo na sa mga steep area, medyo nadudulas ka, ang nangyayari, nasisira din yung rubber shoes mo kasi hindi naman siya designed para umakyat ng bundok. Pang ano lang siya, flats lang talaga. Like office, work, lakad, walking, sa road, ganyan. Hindi siya pang climb. So, ayun, madali din siyang nasira. Pero hindi siya nasira nung araw na yun. And going back to the story, itong si Diz, laki ng bag. Yung palang dami pagkain at kung ano-ano pang dala. Eh, ako din, tignan nyo naman, laki ng bag naming dalawa. Natatawa nga guys yung mga kasama namin kasi yung mga gamit nila pang day pack lang. Kami, dala namin pang overnight. Siyempre, okay kami mag-isip ano, meron kaming pang extra food. As in, kanin pa nga yung sakin. Bukod din sa mga energy bars na baon ko, biscuits, tapos chocolate, meron akong tosinong baon nun. Ang dami ka talagang baong pagkain, as in, yung tipong iniisip ko kasi, kapag umakit ka ng bundok, at least, eh, meron kang extra meals or pagkain na may make you last for at least 2 to 3 days. Kasi iniisip ko, bundok yun. Tapos kung paano mang mangyari sa'yo, mahulog ka man o madulas ka man somewhere, at least kahit maligaw ka, meron kang kakainin. Yun yung mahalaga, diba? Kami ni Diz, ang dami-dami naming dalas. And sobrang dami talaga. Pero hindi naman kasi ikaw masyado makakain. Pero yun nga pala, ano ba dami ko nang sinabi, no? Pero hindi ko pa nasasabi yung pangalan ng bundok. Familiar ba kayo sa Pico del Oro? Ito yung bundok na makikita nyo sa merong part na sakop pa ng Ternate, Cavite, merong part na sakop ng Maragondon, Cavite, at meron ding part na nasasakop ng Nasugbu. Ang FIPA noon, natatandaan ko, ay nasa mga around 40 pesos to 60 pesos, ganun lang yung babayaran mo. Sa pag-register mo sa baba, may babayaran kang around 20 or 30 pesos. Tapos, may isa ka pang pagre-registeran using the Old Trail. Old Trail pa nun, guys. And comparing Old Trail ng Pico del Oro versus dun sa iba pang trails na nagamit ko na sa pag-akyat at pagbaba ng Pico del Oro, masasabi ko itong Old Trail yung pinakamaganda kasi ito yung medyo wide yung trail niya. Tapos, gradual lang yung ascent. May area na steep. Pero alam mo yung mafe-feel mo na nasa pelikula ka ng mga mapupunong gubat na bundok na may mga ugat-ugat na malalaki na mas malalaki pa sa braso ko yung mga ugat. Meron nga dong part before na parang yung mga tao talagang nagpipicture sila dun sa area na yon na may puno sa steep ascent ng Pico del Oro Old Trail. Muupo sila dun sa ugat na yon. So sobrang laki niya. Kaya niyang mag-carry ng tao. Nakikita niyo dyan sa picture na yan, yan yung part na first time namin umakyat ng Pico del Oro. Yan yung daan papuntang summit. Lahat ng mga tao sa paligid namin, minamani-manila. Alam niyo yan, kaya nilang umakyat dyan. Ganito siya eh. So, more or less, mga 45 degree ascent siya. Pa-summit. Ito yung tinatawag nilang grassy ascent. Kasi parang grass na dry siya, tapos mabato-bato na powdery yung texture ng lupa. Tapos pag-akyat namin dyan, kami ni Diz, gumagapang kami. As in, gapang talaga, gapang ascent. Kasi natatakot kami. Imagine guys, paglingon mo sa kanan, OMG, kagubatang malalim. Parang yung, alam mo yung pag nahulog ka dun, hindi ka man mamatay sa galos, mamatay ka naman, matusok ka ng mga puno o ng mga sanga. Parang kang magiging lechon barbecue na. Puro din kasi kawayanan dun sa baba. Imagination ko madugo minsan. Paano kaya kapag nahulog ako dun, at least meron akong pagkain. O sige, ihigpitan ko na lang yung bag ko para ano, para hindi mahiwalay sa akin yung bag ko. Or at least matusok man ako, baka tutusok muna dito sa mga pagkain na baon ko, mga damit na baon ko, ganun ako mag-isip. Thankfully, nakaakyat naman kami sa summit. Before, pwede pang umakyat sa summit. Pero, recently, nabalitaan ko sa bagong patakaran nila bilang protected area ng Pico del Oro, hindi na inaalaw magsapit at magmonolith. Hanggang dun ka na lang sa dating campsite na hindi na rin yata ngayon pwedeng mag-camp. Pero going back to the days, that was 7 years ago, maganda pa talaga yung summit. As in, hindi pa siya masyadong laspag.
siguro mga umaakyat lang doon per day, mga 10 to 15 groups of maximum 10. Siguro ang mga guest lang ng Pico del Oro before ay nasa around 200 to 300 people a day, ganun lang. Tapos hindi naman lahat umaakyat ng summit and hindi naman lahat umaakyat ng monolith. Tulad namin, nung first time nag-summit kami, pero hindi kami nag-monolith. May ilan lang sa grupo namin ang nag-monolith kasi syempre bilang first timer nakakatakot akyatin yung monolith guys kasi limited lang yung steps paakyat. Kailangan talaga kahit papano eh hindi ka malululain at hindi nanginginig yung mga tuhod mo or else babagsak ka dun sa kawayanan sa baba. Mataas kasi siya eh. Ito yung picture noon before. Though nung mga second to yet time ko yata, hindi ko na kasi alam kung ilang beses na ako bakit ng Pico del Oro dahil halos lagi akong nandun bilang dun ako nagtitraining before kapag meron akong trail running. Yun kasi yung isa sa mga bundok na talagang parang I left my heart at Pico del Oro. Ganun. Siguro nga dahil kasi father mountain ko siya or first mountain ko siya na climb na may summit. Kailangan talaga kasi namin akyatin yung summit na yon sa ayaw namin at sa gusto. Kahit hirap na hirap kami nung discuss eh, that's the only way to traverse to the other trail. Route 2, Nasugbu, Batangas. Sa summit, biglang nawala lahat ng pagod na nararamdaman namin dati. The feeling is really very liberating. Kita mo yung maliliit na puno, maliliit na creature sa baba, yung bundok na maliliit. It's like you're on top of everything and it feels like you're the king of the world. Ganun yung feeling. At yung pagod, biglang nawala. Suddenly, I felt the freedom that I've never ever felt before. Naalala ko, dun sa wall, para siyang boulder. Bato din siya na malaking wall. May ganun eh. May segment na ganun eh. Merong mga malulupang area. Hindi siya buhangit. Parang alikabok na putik. Ganun. Pero dahil dry yung bundok that time, hindi siya maputik. Maalikabok siya. Tapos kami ni Diz, nanginginig talaga kami. Para sa amin, napaka-steep na nun na downhill. Kaya ang ginagawa namin noon, nagsa-slide down kami dito sa area na to, tapos nipreno ko yung paa ko sa mga kawayan na makakasalubong ko. Nakakatakot talaga kasi alam niyo yun, pag first time mo, lahat nakakatakot. Hindi mo kasi alam kung anong pwedeng mangyari, diba? Tsaka mahirap kaya guys mapilay sa bundok. Nako, maraming beses ko nang na-experience mapilayan sa bundok. Pero syempre dahil first time ko, wala pa akong idea. Ang alam ko lang, matakot at kung ano-ano pa. May mga area na talagang inuupuan namin ni Dee. Sige, pinapagasgas namin yung shorts namin. Buti na lang, under our shorts, meron kaming leggings. And yun yung hinahayaan namin gumasgas yung shorts namin dun sa buhangin. O guys, ha, hindi advisable na gawin yun. Mali yung ginawa namin. Kaya hindi ko ina-encourage kayo na magpadaus-dos sa buhangin o sa lupa ng bundok or sa trail. Alam nyo kung bakit. Kasi kawawa naman yung mga susunod na dadaan. Gasgas na yung trail pagdaan mo. So, ini-encourage ko na kung kayo ay gustong magsimula na umakyat ng bundok, pag-aralan nyo munang mag-akyat baba sa inyong mga matataas na footbridge. Kasi ititrain niya kayo sa mga kalulaan at saka sa mga steep na daanan. Yung malaking bagay yun, guys. Kini-imagine ko na paano kaya, no, kung may nag-aabang sa amin ng mga rebelde sa ibaba. Tapos pagdating namin, ihahunting kami. Tapos kami yung gagawing target sa fiery range. Pero hindi naman, safe naman, in fairness naman. Iwala lang talaga sa team leader. Pahinga kaming konti, tapos paglabas namin ng firing range, may nag-aabang na ng mga tricycle driver. Kasi pala, normal na sa kanila na mag-abang ng mga climbers na bababa doon sa Nasugbu, Batangas exit. Ang presyo pa noon ng isang tricycle mula doon sa area na yan, sa Nasugbu firing range, hanggang doon sa Wawa, Nasugbu, Batangas. Ito yung malapit na doon sa terminal sa Nasugbu, Batangas. Terminal ng bus. 500 pesos.
eh medyo namamahalan yung iba. So, tinry namin na maglakad. Pero hapon na yun, tinanong namin kung gaano kalayo. Ay, OMG, kailangan tawaran. Parang impractical naman, nalakaray namin hanggang makarating kami dun sa Wawa. So, nakiusap na lang ang grupo sa driver ng tricycle. Todo tawad pa nga kami nun eh. Yung 500, naging 400 pesos na lang or 450 pesos at least per biyahe. Open din. Pagbalik namin, kumain kami sa Mang Inasal! San pa nga ba? Kasi yun na yung pinakamalapit dun sa area. Pero hindi pa yun ang finale, guys. Kasi pumunta muna kami sa beach. Ito yung side trip namin, yung Interlink Beach sa Wawa na Cebu, Batangas. Sumakay kami from Wawa to Interlink Beach. Ito free beach siya eh. Para siyang port. So, sumakay kami ng bangka papuntang mismong Interlink Beach. Parang ang bayad yata sa bangka nun ay 20 pesos lang. So, at the end of the day, nakapag-beach kami, nakapag-swimming kami kahit konti. Konti lang kasi konti na lang din yung time. Doon na rin kami nag-wash bago kami umuwi. Pero ano nga ba yung takeaway ko dito sa first climb na to? Actually, marami. We gained friends, new people. Natuto kaming makibagay sa mga taong noon lang namin nakilala. Ganun pala no, pag sa outdoors, parang siguro yung bond, iba rin kasi kayo lang talaga yung magkakasama. Isa sa mahalagang bagay dito ay yung tiwala nyo sa isa't isa na walang mangiiwan. You always look after the person in front of you and behind you. Maging concerned sa ibang tao na kahit outside your group, isipin mo na yung ginagawa mo, malaki yung impact sa kanila. Tulad nung pagsaslide sa trail. Pagslide mo, nasira yung trail, kawawa naman yung maiiwan. At syempre, yun nga, LNT. Leave no trace. Pero sa heart ko, maraming naiwan na trace. Memories, friendship. After nun, na-addict na kami ni Diz. Halos buwan-buwan, 2 to 3 times kaming umaakyat. Or at least 2 times kaming umaakyat. Sunod-sunod na from there until na-discover ko na rin yung trail running, multi-day climbing. There's more to life than what you are already doing right now. There's more to life that you can enjoy. Hindi lang pala ang buhay family. Hindi lang ang buhay puro work. Meron palang outside world. Meron palang ibang tao na makikilala mo din. At meron ding maliliit, malalaking bagay but you learn. At isa din sa mga pinaka-importante, whenever you climb, don't forget to go down. Napaisip kayo, no? Minsan, sobrang saya natin sa taas, nakakalimutan na natin yung bumaba. Uy, nag-iisip, di ba? For my first time experience in mountain climbing, ito ang aking mga natutunan. Kung nagustuhan nyo yung content natin today, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and naranasan mo na rin bang umakyat ng bundok? Anong favorite bundok na naakyat mo? At ano yung unforgettable experience mo sa bundok na yun? Share mo naman dyan sa comment section natin down below. Subscribe ka na din ulit! Maraming salamat for staying up to the end of this video and see you on my next vlog! Bye!